Hello, andito naman si Akits. Good afternoon everyone. Pero magbe-breakfast pa kami dito. Samahan niyo kami mga kalabs. Ayan, oh, si say hello to everyone. Ayan, yung super busy dahil the Ramadan is still going on. Not finish. Yan. So, wala ka sugar. Ayan, gumawa si Rowena ng kubos with matching gemat or cream. Sarap siya, guys. Ayan. Replot! Kaya na tayo mga kalalabs. Ayan. Kubos yung tinatawag dito sa Kuwait. Pero rin naman. Breads naman to bread. Hmm? Hmm, good. Bawasan siya na sa buo. Kumusta naman yung mga lockdown nyo doon? Dito lockdown pa. Sana matapos na hanggang ano na daw? Hanggang 15? Sa Pinas, hanggang 15. Hmm. Ano? Tuloy-tuloy pang lockdown. Ah, tigas. Lockdown pa? Hmm. Brand new. Masarap siya, lagyan siya ng cream sa loob, tapos ganyang sugar, konti, hot sugar. Gatik to si Kuan. Okay. Saka busy ni Rowena, hindi na siya makaupo-upo sa katitiktok. Ano pa mo gusto na? Ano magkuma? Labing opo, opo! Labing opo, opo! Kumin siya. Tayo ka. Kumin siya. Kaya kagad. May isa pa doon. Kaway-kaway sa may mga kamay. Ayan. Dito sa Kwek, super init. Baka matay. Ako gani, di ikidara pa nga ang yagakato sa kwan, tapos huwag kayo daw kumaka. Kapa ako kachik. Ang good nga ka nakibalo ka na maabot din ng kwan. City ka adlong. Bawit na siguro na nga ko lang po. Pero, kung maglahat ko nga, bahala ko rin yung nga. Wala kasing kape. Ito na lang iniinom namin. Tsaa. Mapalinis na naman loob. O di, ito na lang. Kasi, dahil nga sirado yung Jumia, chai lang naman yung andito. Ito na lang kinarati namin.
Sa marami naman daw binipit si ano si Chaa. Eh di mag-chaa na lang kami kaysa mag-coffee. Maganda naman yung coffee sa katawan pag ano, di naman sobra. Ano. Bonus. Salamat pala sa nagbigay nito. Charot! Shout out! Salamat sa mag. Ibinigay lang din ito sa ano. Alvin, pagkakanta, kakaunti lang din ang mga Pilipino at mga dayuhang na-stranded dito sa Naiya ay masama naman ang kanilang loob. Ito ay dahil 8 oras na notice lamang ang ibinigay sa kanila at karamihan sa kanila ay nanggaling pa sa mga probinsya. Ayun. Kahapon pa umalis ng Nicole ang magkaibigang Sheena at Joanna. Ngayong araw dapat ang biyahe nila pabalik sa UK kung saan sila nagtatrabaho bilang mga nurse. Pero pagdating sa Naiya Terminal 1 kaninang madaling araw, nagulat na lang sila nang malamang kanselado ang kanilang flight. Ito na ang ikalimang pag-rebook nila ng flight simula na ipatupad ang enhanced community quarantine. Naiintindi na namin na parang nasa pandemic tayo and all. May regulations tayo. Yung pag-post nila ng alis, napaka-inconsiderate. Panay yung cancel. So kung ano yung available booking na pwede namin makuha as soon as possible, kinukuha naman namin. The thing is, yung notice was very short. Isang linggong ipapatupad ang flight restrictions. Alinsunod ito sa utos ni Anti-COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kaya kanina sa Naiya Terminal 1, ilang pasahero ang na-stranded. Problemado rin ang mga dayuhang biyahero. I know nothing. If I had the flight, I was afraid. I was going back to the hotel in Manila. I was afraid. O, di kayo lang talaga. Stay at home na para safe. Tingnan mo dito, dito sa Kuwait, dahil sa kagalagala ng mga tao at hindi naman nakikinig. Ngayon, araw-araw may COVID. Lahat ng domestic at international flights. Bukod sa mga OFW at dayuhan na palabas ng bansa, apektado rin ang suspensyon ng mga OFW na pauwi naman ng Pilipinas. Kung masyadong marami yung darating dahil meron pa tayong inaatahang darating ng mga 20,000 na nga, lakad lang ng lakad, hindi ano, hindi matapos yung problema. Nag-COVID-COVID pa rin, dahil sa kagalagala. Cargo. Maintenance flights, pati na sweeper flights para sa mga dayuhan na ina-repatriate pabalik sa kanilang mga bansa. Alvin, ayon nga sa kaat ay maaari ng work na ako, lalabs. Yan na lang muna yung ano ko susay ko ngayon yung breakfast. TikTok ni Mina. Breakfast namin ko, boss. Ayun. Bye-bye. Yan na lang muna yung update ko ngayon sa mga baguhan. Huwag kalimutan mag-like, comment, share. God bless mga kalalabs.